ordered and hi! Ito talaga yung gusto ko. Na-orderin. Hi! And meron siyang kasama na cellphone holder. Ayan. Hindi ang pizza, anak. Natin. Or yun, look. Ayan. So, bendable naman siya. So, kapag kailangan yung gamitin yung cellphone dito sa my ring light. Pero ako, yun nga, ginagamit ko naman kasi yung tripod ko. Welcome back to our channel. So for today's video, we're going to unbox a ring light na na-order ko sa Shopee. Actually, kahapon, medyo nag-worry na ako. Naghahanap na ako sa Facebook Marketplace ng malapit na mga nagtitinda ng ring light dito sa area namin. And buti na lang, hindi pa ako naka-order kasi yung mga binabenta nila dito sa area namin on hand ay yung mga bulb type. And what I ordered kasi sa Shopee, yung flat type ng ring light. So mas prefer ko yun instead of yung bulb type na ring light. So, yung actually na-share ko before, I'm not sure if na-share ko dito, pero yung dati mga ginagamit, yung dati kong ginagamit na ring light is DIY lang siya. So, nabili ko lang sa Ace Hardware yung bilog na style, pero LED siya and hindi siya yung babasagin na type ng bulb. So, yun ang ginagamit namin, and then I bought a tripod. Yung mga DIY lang na napanood ko rin dito sa YouTube. Kaya kinuha na ng kapatid ko. Actually, binigay ko na sa kanya. Sabi ko, gamitin mo na yan since mas kailangan niya dahil nag-online classes siya. And mas maganda, syempre, mas maganda ang aura kapag merong ring light. Buti na lang, hindi ako muna nag-place na order dun sa FB Marketplace, dun sa nakausap ko. Kasi nga, nagdadalawang isip ako. And then luckily, afternoon kahapon, late afternoon na yun kahapon, nung nag-send ng notification ng Shopee na na-ship na pala ni seller. So, buti na lang. And I chose yung standard delivery kasi mas mabilis siya even if magagaling siya sa Manila to the province. Central Luzon lang naman kami. And ayun nga, na-track ko siya and one day lang naman ang shipping niya. So, na-ship siya kahapon. Wala mang 24 hours na sa akin na kasi this morning lang dumating na i-deliver na sa akin yung aking in-order na ring light. And andito na siya. So, kaninang umaga to, nag-disinfect na rin ako and whatsoever, binulad ko na rin to sa labas. So, para sure, and nag-alcohol and all, lahat-lahat. Ayun. So, ngayon, i-open na natin siya, i-unbox natin para makita natin. Ayan, so na-open na natin and very good naman yung packaging niya. Ito si Orion, sumingit siya. Ayan, very good naman yung packaging ng seller kasi doble-doble yung pagka-bubble wrap sa kanya. And I remembered I paid 100 for shipping fee via standard delivery. And yun nga, one day lang na-receive ko na, diba? So, san ka pa? Ayan, so ito siya. Ang in-order ko ay yung flat type ng ring light, which is this. And I hope I'm happy na flat nga yung nandito sa box. Pero I hope flat talaga siya kapag in-open natin. So, i-open natin siya. And yung kasama niya, aside from the ring light, ay yung tripod or yung stand. So, hindi na tayo magdadagdag ng tripod or ng stand dito sa ring light kasi kasama na siya sa package. And ilalagay ko yung link ni seller kapag okay ito, i-recommend ko sa inyo. Kasi tuwing namang bumibili ako sa Shopee, I always check sa mga reviews muna before ko i-purchase. So, kung sino yung madaming reviews, yung magaganda yung reviews, and syempre, yung meron ding picture or media. Kaya yun, magandang tip yun para sa mga gustong bumili. Hindi ako bibili kapag walang reviews kasi syempre nakakatakot din, diba? Ayan. And COD to. Hindi pala ako nagbabayad online kasi nga gusto kong makasigurado na ma-receive ko siya. Kasi marami ako nababasang reviews about sa Shopee and Lazada na kapag may problema, ganyan, hindi na i-deliver yung in-order, nahihirapan sila mag-refund. So, ayan.
another tip, kung kaya nyo namang mag-COD, kung nasa bahay lang kayo or may naiiwan sa bahay, just do COD. Okay lang din naman yun. And make sure na mag-rating kay seller. Ngayon, hindi pa ako nag-rate kay seller kasi gusto ko nga, dahil ngayon ko nga lang siya bubuksan. So, gusto ko makita muna bago ko siya i-rate. So, ayan. Anyway, i-rate ko naman siya agad-agad later kapag okay na tong ating binuksan na ring light. Putok. Ayan, so buksan na natin yung ating ring light. First, ngayon ko lang talaga ito bubuksan ha. Nakita nyo naman nakabubble wrap pa siya kanina. Hindi ko siya pinakailaman. Kasi nga maaga siya deliver. Ayan, ayan na siya. Ayan, wow! Meron na tayong bagong light, Orion. May bagong light na kami. Hindi na yung DIY. Check natin. So, ang kasama niya sa kanyang packaging ay yung flat style na ring light, which is the one I really ordered, and ito talaga yung gusto ko na orderin. Hi. And meron siyang kasama na cellphone holder. Ayan. Hindi ang pizza, anak. Ayan. So, meron tayong kasama, meron siyang kasamang cellphone holder na bendable. Ayan. And mukha siyang matibay kasi medyo makapal siya. And mahirap din siyang i-bend. So, which is better. Ayan. Check natin. Meron siya, anong tawag dito, mga clamp. Tapos, ito yung kanyang cord. USB. USB cord. Siguro pang, ano to, no? Switch. Siguro sa mga switch ng cellphone, sa mga charger ng cellphone, pwede siya. So, ayun. Medyo na yupi lang ng konti to. Siguro, ayun, no? Yung dito banda. Medyo na yupi lang siya, pero siguro maayos naman to. Paayos ko na lang later. Siya. Ayan. And then, open natin yung stand. Okay. Stand. Adjustable pala tong ring light na to, ha? Meron siyang switch dito. Try natin mamaya. So, open natin yung stand. So, try natin tong stand natin. Kagulo. Hirap lang tanggalin sa box. Pero, pupitin na lang. So, ito yung stand. Ito yung stand niya. And, mag-high ka. Ano, mag-high ka? Huwag mong galawin. Wait lang. Mag-high ulo. Ayun, mag-high ka na. Sige na, mag-high ka na. Hi. Ayan, yung tripod. So, pang ring light siya. Kasi, ayan. Mukha namang matibay yung tripod. Parang same nung material nung ginagamit kong tripod ngayon. Takal naman siya. Ayan. Gano'n kaya ito kahaba? Actually, nakalagay doon 2 meter yung tripod. 2.1, I think. Pero adjustable naman siya. So, carry lang. Ayan. So, assemble muna natin yung ating ring light. And then, papakita ko sa inyo. Pakita ko na lang sa inyo rin kung paano i-assemble. Habaan ko na. Actually, pwede pa siyang habaan. Pero 2 meters yun, so baka sobrang taas na. Siyempre, umaayon din tayo sa height. So, iayon natin sa height natin kung gaano kataas itong magiging pole or magiging stand ng ating ring light. Yan. Tapos, tinatry ko itong gawin on my own kasi wala si Papa. So, ayan. Ito yung clamp. Yan siya. So, try natin lagay. So, nakita ko merong ano dito. Natatanggal itong black na to eh. Try natin. Siyang ilagay. Tama ba ang mga pinagagawa ko? I think. Baka mamaya mali pala to. Wait lang. Putok. Putok. Pumutok. Oo, pumutok. Yan. So, dito siya inalagay. Natanggal ko na yung black tone kanina. Parang pang seal lang siya. Natin siya. So, ikut-ikutin lang. Kasi mga screw type naman itong mga to. So, ayun na siya. And, ito yung i-coconnect natin. So, hindi pala tatanggal ito. Ayun siya, tatanggal. So, i-coconnect natin itong... Ba't ko ba yung nabaan? Teka. So, iiklian ko muna ulit siya. Mahirap eh. Mamaya ko lang siya habaan. Ayan. So, nakabit natin itong ring light. Itong mismong ring light dito. So, kailangan ilagay muna to. Mahirap pala siya.
Mamaya ko na siya ibabalik dito sa pole. So, ilalagay ko muna to here. Kasi mas mahirap siya kung nauna siya, naunang nilagay yung clamp dito sa pole. So, make sure na secured siya. Locked in sa clamp. And then, ngayon natin. Ganoon din pala, no? Iikot din pala siya. Ma, ito orang diamond. So, nakalagay na siya. And pwede na natin siyang itaas. Pwede natin ibuka yung kanyang tripod and itaas. Tapos, hanap tayo nito. Ito pala. Hanap tayo nito. Yung pang charger ng cellphone, pwede naman. I think. Tapos, ito, dito siya sa gitna. Man. Nilalagay. Yan. So, nalagay ko na yung cellphone holder. Hirap na. Yung cellphone holder dito sa ring light. Yan, sa gitna para magamit natin kapag kailangan natin. Or yun, look. Yan. So, bendable naman siya. So, kapag kailangan yung gamitin yung cellphone dito sa my ring light. Pero ako, yun nga, ginagamit ko naman kasi yung tripod ko. Reliable ang aking tripod na yan. Compared dun sa nabili ko dati sa Shopee. Ayan. So, yan. And, kukuha na tayo para matesting na natin siya. Itatayo ko na tong tripod. Tapos, itesting natin siya. Ito yung mga, para makita rin natin yung pag-a-adjust kung paano yung light. Okay? Okay. Ayan. So, na-set up na natin siya. Pero, hindi ko siya pinaka taas yung stand. Medyo mababa lang to. Ayun lang siya. Naksak ko muna siya sa extension. Mama! At yung gagamitin ko, yung ginagamit ko ngayon na saksakan sa kanya, yung adapter ng iPhone. Ayan. Try natin sindihan. Turn off mo yung light ulit. Turn off mo yung light. Ayan. Turn off muna natin yung light. So, ayan. So, sindihan natin siya. Ayan. Yan yung warm. I think yan yung warm light niya. So, pwede siyang hinaan ng konti. Tapos, pwede na siyang taasan. And then, ito yung white. And then, ma-adjust naman siya. Pwede hinaan, pwede takasan. And then, ay, hindi pala white yun. Warm din siya. Tatlong, three modes siya eh. Wait lang. Yan yung white. Tapos, ito yung pinaka-warm niya. And then, ito parang pinaghalo siya. So, ayan. So, depende sa mood mo. Yan. Unlike yung DIY kasi wala, hindi mo siya ma-adjust. Walang warm. White lang talaga siya. Ito, na-adjust siya. Ayan. So, nakaharap ako dito sa ring light. Ayan. Try natin yung iba't ibang color niya. Yung iba't ibang modes ng ating ring light. So, ito yung white. Parang ano na ako ah. Ayan. So, ito yung white. And then, let's try yung warm. Ito yung pinaka-warm na color. Nagpapawisan ako. Ayan. And then, ito yung mixed. So, siguro, if ayaw niyo yung pinaka-white, okay lang yung mixed na color. Diba? And, ayan. Try natin. Ayan yung pinaka-white. So, yun. May iba naman siya. Ayan, thank you so much for watching your video and I hope if you have not subscribed yet, please subscribe on our channel. And if you like this video, just give us a thumbs up. And ayun, thank you and goodbye. Goodbye, Canarian. Bye. Bye. See you in our next video. Bye.